Hello po! Andito po muli ang inyong Kuya Eugene. Welcome to my channel. Please subscribe and share. Sa pagkakataong ito, ay gusto ko po ibahagi sa inyo muli ang isang karanasan na aking na encounter sa aking mga naging pasyente o tine-therapy. Meron po isang stretching o exercise na totoong kapag kayo ay nasobrahan, pwede po kayong magka-problema sa inyong katawan. Kaya hangga't maari po, kapag ito po ay aking sinabi sa inyo o pinakita, hangga't maari, iwasan niyo po itong gawin. Kaya panoorin niyo po ako kung paano po yung stretching na yon na delikadong gawin, lalo na kapag nasobrahan kayo. Hindi ko po siya gaanong i-emphasize o ititindihan kasi kabado rin po ako. Kaya hindi ko po rin siya ginagawa mula po nung nalaman ko sa kanila na nagka-problema sila ukol po sa stressing na yun. Ganito po siya, panoorin niyo po kung mabuti. Ginaganon po siya, magkabila, yung talagang mapuwersa, ganun po. Yung iba po niyan, napakagaling mag-stressing ng ganong estilo. Kaya po yung iba, ay nasosobrahan po sila. Sa madaling salita, nasobrahan po sila, kaya nagkaroon po sila ng problema, yung kanilang parting ilalim ng tinatawag na ribs sa unang bahagi ay umalsa po siya. Tatlong tao na po ang aking na-encounter na ganito ang naging problema sa iba't ibang araw o pagkakataon. Kaya hangga't maaari po, iwasan niyo po ang ganong stretching o exercise para wag po kayong matulad sa kanila. Meron po akong ituturo sa inyo na halos ganon din po ang paraan, pero safe po kayo at pwede nyo po itong gawin. Kung nasanay na po kayo sa ganong stretching, palitan nyo po siya ng ganitong pamamaraan. Ito po ah, yung inyo pong, ito pong kanang kamay ay ito po muna sa itaas o level. Tapos itong kaliwa, igaganon nyo po siya. Tapos igaganon nyo po siya. Tandaan nyo po, dahan-dahan lang po. Pag ginanon nyo po siya, pagmasdan nyo po yung aking mga paa, igaganon nyo po siya. Ayan. Bibilang po kayo ng 20 seconds. Tapos pakabila naman po. Ito naman po. Ayan. Hanggat maari po, dahan-dahan lang po ang inyong gagawin sa ganung pamamaraan para maiwas po kayo na magkaroon po kayo ng damage sa ating hulugod o sa ating ribs. Dahil ang pinakaposte ng ating katawan ay ang ating gulugod o spine na tinatawag. Ngayon po, meron po akong ituturo sa inyo na stretching o exercise. Pero, marahan lang po siya o mabagal. Dahil sa aking pong mga naging karanasan tungkol po sa stretching o exercise, mas epektibo po ang dahan-dahan. Dahil pagka dahan-dahan, gumagana po talaga yung ating mga muscle
at naiaayos po natin yung ating mga ugat. Hayaan niyo pong ipakita ko muna sa inyo mula ulo hanggang paa. Panoorin niyo po. Narito po ang aking dalawang kamay. Hahawakan niyo po itong inyong balikat. Papakita ko po sa inyo kung paano. Ito po siya sa gilid. Ayan. Ito po ang dalawang kamay niyo. Ay, babatakin niyo po siya. Ayan po ha, nakatutok lang po siya. Unahin niyo po ang inyong ulo. Madahan lang po siya. Ayan. Pag ganun po. Dalawang beses lang po. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Tapos, diretso. Tingin sa kabila. Tingin sa kabila. Tingin sa kabila. Tingin sa kabila. Tapos, ikot nyo po siya ng paganito. Tapos, ibalik nyo po siya o i-reverse nyo po siya ng paganon. After po nyan, narito po ang ating mga kamay. Dalawa po siya. Unti-unti lang po ang pag-i-stretching ng bawat ating kasukasukan. Ito po muna ang gagawin nyo. Gaganon nyo po yung kamay dahil meron po sanduktong o joint na tinatawag. Ayan. Dalawang beses po nyo siyang ibababa. Dalawang beses nyo rin po siyang iikot na ganon. At iikot nyo rin po siya ng paganon. Ayan po. Tapos kabila naman po. Ganon din po ang sistema. Dalawang beses nyo siyang ibababa. Iikot nyo po siya ng ganon. Tapos i-reverse nyo po siya ng ganon. After nung balik kayo dito sa Mexico, ayan po siya. Unti-unti, igaganon nyo po siya. Ayan. Dalawang beses. Tapos, ikot nyo po siyang paganon. Ayan. Tapos, paganon din po. Ayan. Ganon din po sa kabila. Ayan. Ayan po, ah. Tapos, ikot nyo po siyang paganon. Pero nananatiling nakahawak ang inyong kanang kamay sa ilalim. Ayan po. Pagkatapos po niyan, ito naman pong ating balikat. Diretso nyo po ang inyong kamay, pababa. Itaas nyo po ang inyong balikat. Dalawang beses po. One and two. Dahan-dahan lang po. Tapos, ikot nyo po siya patalikod. Run your shoulder back. Ganito po siya. Dalawang beses din po. Dahan-dahan lang po. Tapos, i-reverse nyo po siya paharap sa inyo. Ayan po. After po niyan, nakita niyo po itong kamay ko. Ayan po. Pagsumpungin niyo po ito. Ayan. Bababaan niyo po muna at itaas niyo po siyang paganon. Ayan po. Dahan-dahan din. Tapos para kayo may inaabot sa taas. Bababaan niyo po siya sa gilid. Ayan po. Ayan. Tapos itaas nyo po siya ulit. Na paganon. Ayan po siya. Ayan. Saka nyo sa ibababa. Mapapansin nyo po, kapag itong dalawang kamay ninyo at dalawang hilalaki nyo ay pinagsumpong yung ganyan, mapapansin nyo po parang may binabatak siya sa likuran. Gawin nyo po ito ng dalawang beses pa. Ayan po ulit. Tapos, baba sa gilid. Ayan. Tapos, balik po ulit. Ayan. Tapos, paganon po siya. Pagkatapos po niyan, dito naman po tayo sa parting baywang. Iganan niyo po itong inyong kamay sa harapan, dalawa. Pero gusto ko pong gawin ito na naka-side ako para makita niyo po kung paano ko binabalutot o binebend
ang aking katawan harap at likod. Kaya tatagilid po ako para makita niyo po ang sistema. Ito po siya. Diretso lang po, tapos ang inyong paa, hanggat maaari ay 45 degrees, pero kailangan pantay po siya. Tandaan niyo po, bababa niyo po ito unti-unti. Yan. Tapos babalik siya po siyang pagano'n, nakasama ang balikat. Dahan-dahan din po. Yan. Pagano'n po. Yan. Pababa. Yan. Pagano'n. Uli. Parang bending body. Tapos hanggang sa maabot niyo po ito. Ayan. Tapos ganun niyo po siya. Tandaan niyo po ito. Hindi po maganda na ang stretching na ginagawa nyo, ganun. Ganun lang po siya. Wala po yung nakukuhang benepisyo sa inyong body. Sa madaling salita, mas epektibo po ito na ganito po. Ayan po. Kasama po yan. Yan. Kasama po yun sa gulugod nyo o spine nyo na para sa nagiging rubber na ganon na gumaganon hanggang sa maabot nyo po siya. Kung hindi nyo po siya maabot, tipilitin nyo. Ayan po. Ayan po ang pinaka-the best. Tapos, pagkatapos nyo po nyan, saka nyo po gawin ito. Yung kanina na itinuro ko na. Ayan po. Ito po siya. Ganun po siya. Ayan. After po niyan, hawakan niyo po itong yung tuhod. Alalayan niyo po siya. Ibebend niyo po siya ng paganoon. Dahan-dahan lang po. Ayan. Ayan po. Apat na beses. Pagdating ng apat na beses, iikot niyo po ito na may kasamang tulak o jerking. Ayan po. Apat din po yun. Ayan po siya. Tapos, iikutin niyo po ulit siya para reverse na tinatawag. Paganon. Ayan po siya. Apat din po yun. After po nito, tayo kayo. Taas niyo po ito dahan-dahan. Ayan. Pero, dalawang beses lang po. Ayan po. Tapos ito po. Ayan. Ayan, ganun po. After po nyan, itaas nyo po itong inyong sakong. Up your toe. Up your heel. Ganun po siya. Ayan po siya. Ayan lang po. Ganyan lang po kasimple. Kapag ito po ay ginawa ninyo, bago po kayo magtrabaho o pumunta sa opisina, kung ano man po ang inyong trabaho, ay na-stretching nyo na po o na-exercise na po ang inyong katawan. Kaya kahit meron po kayong abutin na isang bagay o kunin, hindi po kayo madidisgrasa o madadamage sapagkat na-stretch nyo na po ang inyong katawan sa ganung pamamaraan. Sana po ay nakatulong itong stretching na to. Gawin niyo po siya. Dahil ito po ay pampasigla sa ating katawan para po ang ating dugo ay manormal po ang ating daloy. Yung daloy ng ating dugo, pagka normal, masigla po tayo. Pero magagawa po natin yan sa paraan na kailangan natin mag-ersisyo o stretching sa tamang pamamaraan. Maraming maraming salamat po at sana po ay nakuha niyo po ito. Bye-bye po!